controversial dahil nga doon sa sinasabing visa nito na sabi ng Brazil ay 50% lamang. Kahit pinagdududahan. Sa ibang banda naman, ay, of course, meron din ginawang sariling ang kumpanya, may sariling eksperimento na ginawa. Pag-analisa at sinasabi naman na ito may hindi, walang katotohanan yung ginagawa ng masin o pagsusuri ng Brazil na ganun. Or kung meron man, ay siyempre limitado lang kasi controlled, ilang tao lang naman din. So hindi natin alam din yung kahinat na nito pag ginamit mo talaga ng mga iba. So tayo, malimit din tayong gumamit niyan, yung tinatawag na percentage, di ba? Oh, 90% ay hindi na niwala, mga ganyan. Pero wala naman tayong pinagbabasihan. Alam niyo, hindi na pwedeng pagbasihan pati yung mga statistic. Ito isang klase ng fallacy na kung tawagin na fake position fallacy. Pero mabalik tayo, no? Yung China, alam nyo, dapat ginamit ng China yung vaccine na yan parang indemnity. Bakit ka mo? Dapat ibigay nila yan ng libre. Bakit? Kasi yung virus naman ang galing sa kanila. Di ba? And so they must be held accountable. Kahit nasabi natin, hindi naman nila ito kinusa or ito yung nangyari lamang aksidente, pagpalagay na, pero they must be held accountable. At sana ginamit na lang nila na hindi negosyo, kundi gamiting atonement para sa pangyayari na yun. Well, ito po ang usapin ng moral accountability sa ganung bagay. Ito yung issue dito eh. Pero itong tinatawag nating moral accountability, ito po ay sa Old Testament, ito po ay may mataas na pagpapahalaga dito o pagkilala rito. At nakikita natin ito doon sa kaso ni nung pangyayari kay Daniel. Yung kanyang mga kapo-officials nag-connive to such extent na kanilang lolokohin, no? Sabi ng lililangin, no? Yung hari, para patahin nila, no? Para murder na akong tutusin, no? Kaya lang legal means kasi kaya hindi murder, no? Gumawa ng batas. Pero nung ma-realize nung hari na napagdalangan siya, of course, dito kasi sa aking binasa na version ay hindi nakalagay yung nagali talaga yung hari. Nung siyempre, nung inano nila, edicted nila, o inano nila si Daniel, na-realize na siguro na, kaya pala, na gusto nyo gumawa ako ng ganitong kautosan ay para inyong patayin si Daniel. At ito pong pangyayari na ito ay, wala siyempre, wala magagawa ng hari, dahil nga yung batas, at sabi nga, mayroong sinasabi na kautosan ng hari ay hindi mababali. Ito pong nangyari ay yung niligtas nga, ayon sa nabasa natin, iniligtas ng Panginoong Diyos. Kaya ang ginawa ng hari, pagkaraka ay kanyang ipinadakip. Kaya itong mga perpetrators, kumbaga mayroong kasabihan na they were given the dose of their own medicine. Kung ano yung nais nila mangyari kay Daniel, sila ang nakaranas. So nagbayad sila ng napakalaking halaga, yung buhay nila as well as their families. Kaya minsan isipin nyo, bakit kasama yung pamilya? Di ba? Yan po yung tinatawag natin moral accountability. Dahil sinasabi na, siyempre, mayroong pamilya na dapat ay nakaalam na at tinigilan yung membro ng kanilang pamilya. So, yung perpetrators, they were, sabi natin, legally or criminally accountable. Yung kanilang pamilya, they were morally accountable. Kaya po, sinapit nila yung, pero dahil bahagi sila ng pamilya, morally accountable po sila. Pero of course, sa New Testament, hindi na po yan ginagamit. Ano natin, di ba, yung gobyerno natin, minsan ay nag-iisip din sila ng batas na mayroong ganyan. Halimbawa, yung kapag ang isang minority edad niya nagkasala, di ba, nagbalak sila na magsabatas na yung mananagot yung magulang. So, yun yung tinatawag na moral accountability. Ngayon, ito pong pangyayari na to, common po ito kung naalala ninyo, kung nagbabasa kayo ng Daniel or nung sa Sunday school na ikwento sa inyo sa Daniel 3, meron pong tatlong kaibigan, di ba, si Daniel? Iba, sa ulado pa nga pangalan eh, si Mashiel, dalawa kasi ang pangalan eh. Si Abednego, Meshach, no, yun, mga pangalan. Pero may pangalan kasi nila yun ang sa Babylonian kasi may pangalan sila na ano, yung pangalan ng Israel talaga sa Israel. Pero itong tatlo na itong mga kakaibigan, ang parusa naman sa kanila ay inihagis sila doon sa Hurno, di po ba? Ito naman, ito yung panahon ni Haring Nebuchadnezzar noong hari ng Babylonia. And itong panahon naman Daniel, may edad na siya, nasa baka 80 na siya rito, ay kasasapitan din pala niya yung sinapit ng kanyang tatlong kaibigan. Pero iniligtas of course, yung tatlo na yon ng Diyos, at ganun din ang nangyari kay Daniel. So it is a near-death situation, kumbaga. At ito nga ay nasa nangyari sa paumuno ni Haring Darius. Kumbaga nasakop na ng Medo-Persian Empire ang Babylonia. At this point, si Daniel
makita natin yung kanyang paglilingkod sa imperyo ng tapat. Sa buong dekada, napakaraming dekada na, 80 years old na siya, so napakaraming dekada naglilingkod siya sa gobyerno. Pero itong Book of Daniel na pinagkuhan natin ng ating passage, ito ay inihanda tayo nito para sa pagdating ng Kristo or Mesiyas or Messiah or Mesiyas sa Tagalog, na siyang maghahatid sa atin ng kaharian ng Diyos na taglay-taglay ang kapangyarihan at kalulatian. Kung kaya nga makikita natin dito sa Book of Daniel ang isang siguradong pag-asa ng isang paparating na mamumuno ang pinahiran or ang Mesiyas. Isang prinsipe ang binabanggit sa Daniel 9:25. At kay Kristo, itong pinahirang prinsipe ay darating at dumating nga siya para i-inaugurate or pasinayaan ang kanyang paghahari. Nangyari yan 2,000 years ago. And one day, muli siyang darating upang dalhin ito sa final and righteous completion, yung kaharian ng Diyos. Samantala, si Daniel nakatakas siya mula sa bibig ng mga leon. Yan po ang point ng story na binanggit din sa Hebrews 11:33. Maganda buksan natin yung sinasabi rito sa Hebreo na mga heroes of faith. Sa Hebrews 11:33, ang sabi sa atin dito ay ganito. Dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian, namahala sila ng may katarungan, at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon. Sabi naman sa 34, hindi sila napaso sa naglilib na apoy at nakaligtas sila sa kamatayan sa pagitan ng espada. So, inaalala yung mga mananampalataya ng lumang tipan at isang nga po dyan si Daniel. Pero ito po yung period of persecution sa lumang tipan ng panahon nila, pero meron po itong symbolic significance na lampas doon sa actual na pangyayaring iyan. Yung pong Old Testament, ito po yung authentic stories ito. At nagpo-provide po ito sa atin ng comfort or kaaliwan, lalo na sa panahon na tayo ay merong dinadalang kapighatian, suffering. Kaya ito po yung angkop din sa ating panahon, sa ating generasyon. At itinuturo po dito na sa panahon ni sa lugar ni Daniel, yung pagsunod sa kautusan ay talagang si Daniel po ay hindi mo pipintasan. Sumusunod siya sa kautusan ng Diyos, and of course sumusunod din siya sa kautusan ng gobyerno. Kaya nga siya nagkaroon ng mataas na posisyon eh. Isa yan sa, ibig sabihin, isa yan sa pagiging, ano niyan, nakilala siya sa pagiging masunurin. Kaya lang, anong nangyari, yung kung itong kautusan ng Diyos, nag-conflict naman doon sa kautusan ng lupain na iyon. Kaya opportunity ang nangyari sa mga galit sa kanya para makagawa sila ng akusasyon laban kay Daniel. Dito sa ating binasa sa Book of Daniel, hindi naman kiniklaim dito na sinless si Daniel. Pero ang sinasabi lang sa atin dito, he was a law-abiding citizen. Subalit, ang kanyang unang allegiance o ang kanyang pagkatig ay sa kanyang Diyos. At dito ay nagtuturo sa atin na ang tao na ang kanyang tiwala ay sa Diyos at sumusunod sa kanyang kalooban, hindi yan magagalaw. Kumbaga, untouchable siya until God takes him or her. Kaya, ang magtiwala sa Diyos ay katumbas ng pagkakaroon ng hindi masusukat na kapayapaan. Ang Diyos na nagligtas kay Daniel ay siya ring magliligtas sa atin sa panahon na tayo ay nasa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Kaya nga, ang tanong sa atin, do you trust Him with your life? And sa mensahe, ito yung dapat na maging kalooban natin. At ito ang mensahe. Since what we have is the living God, He alone we trust for deliverance. Ang Diyos ay buhay. Bakit sinasabing ang Diyos ay buhay? Bakit the living God? Kasi nung panahon na yon at maging sa panahon natin, ay napakaraming kinikilalang Diyos ang mga tao. Pero ang mga Diyos ito'y walang buhay. At may isa lamang Diyos. At yung isang Diyos na yon ay hindi kagaya ng mga Diyos na yon. Ang Diyos ay buhay. And dahil ang Diyos ay buhay, meron siyang kakayahang magligtas. Daniel was accused of lawlessness, but God saved him to prove his innocence. At yun ang sinasabi sa Daniel 6:22. Ipinapakita lang nito na ang Diyos ang hindi lang tagapagsanggalang, He is also the vindicator of His people. Kasi yung vindicator, wala naman talaga tayong maibibigay na Tagalog dyan. Parang sasabihin na lang natin na siya yung magpapatunay, siya yung magsasaksi para ang isa na mananampalataya niya ay inosente. Kumbaga, siya yung masasabi na walang kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng vindicator eh. Pero ang ginamit dyan, yung vindicator kasi ay shafat sa Hebrews. Ginagamit niya na sa ibang verse ay to judge, to govern, to vindicate, and to punish. Mahalaga yan na sa alam natin yung mga kahulugan nito
doon sa salitang ginagamit sa ating version. Kasi may mga pagbinasa tayo sa Bible na ang Diyos ay hukom. Siyempre magkakaroon ka ng pag-iisip doon. Parang pag-hukom, mahatol, di ba? Pero yung palang ginamit na word ay mayroon pang ibang sense depende doon sa kung paano ito ginamit doon sa pangungusap. And sinasabi kasi sa Psalms 26 verse 1, ang ginamit ko yung Good News Version, ang sabi nito sa Psalms 26 verse 1, "Declare me innocent, O Lord, because I do what is right and trust you completely." Eh, kasi sa ibang version, "Judge me, O Lord." Eh, parang, di ba, pag unang basa mo, eh, parang hatulang ka ng Diyos. Pero ang kahulugan niyan ay "Declare me innocent." At ang Diyos ang magde-declare sa'yo na inosente ka. Kikilos ang Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 2, verse 4, sa Basic Bible in English, or Bible in Basic English, sabi dito, "And God was a witness with them of the great salvation, by signs and wonders, and by more than natural powers, and by His distribution of the Holy Spirit at His pleasure." Ito ay kinukwento rito na talagang nakasaysayan at maging sa panahon ng bagong tipan, ang Diyos ay sumasaksi. Ibig sabihin, nagdedeklara siya na inosente ang mga inaakusahang mga nananampalataya sa kanya. At ipinapatunayan niya ito sa pagitan ng mga tanda at mga himala at mga sabi rito natural powers. So God is witness to those who serve Him faithfully at all times. Therefore, He vindicates them by deliverance. At yun yung nasaksihan natin sa kwento kay Daniel. Pero ano ba yung mga katotohanan na naisituro sa atin dito? Siguro isa na lang, kasi ay limitado lang yung oras natin. We are serving the living God. So, the God who has life, who imparts life, and who can preserve life. Yun ang mga sense or essence, sabihin natin, nung pagiging buhay na Diyos. Siya kasi ang buhay, nagbibigay ng buhay, at magpapreserba ng buhay. So, in what King Darius said, inumpisal niya na yung Diyos ni Daniel was the living God. Hindi ito dead idol. And that He had the power to deliver His faithful servant. Yung pananampalataya ni Daniel, ito ang nagdala sa kanya ng kapayapaan at assurance. At dito natin maiko-contrast doon sa hari para masasabi mo, di yung hari pala, no? Nanampalataya na rin sa Diyos ni Daniel. Kung pwede natin masabing gano'n. Kaya lang, yung kanyang pananampalataya ay mahina at kumbaga ay wavering. So, kapag dumarating ang mga panahon ng difficulties, ano kayang pananampalataya ang maobserbahan ng iba sa'yo? Pananampalataya bang kagaya ng kay Daniel o kagaya ng sa hari? Would your faith still linger if you're not spared from your demise? Kasi, hindi naman lagi natin naasahan, no? Na kung paano ginawa kay Daniel, gagawin din sa atin. So, ito nga yung point eh. Faithfulness to the living God is our glad duty, no matter what may result. Diba, tumawag tayo sa Panginoong Diyos, hindi man tayo niligtas, dapat makitaan ang ating katapatan o yung pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Yung pinagkuhanan ko kanina, Hebrews 11, beginning 1 hanggang 35, napakarami doon pinangalanan ng iba, mga dakilang tao, mga babae at mga lalaki ng pananampalataya, at dinidescribe doon ang kanilang mga achievements. Kumbaga nandun yung pagliligtas sa kanila ng Diyos, pag-vindicate sa kanila ng Panginoong Diyos. Pero pagdating doon sa verses 36 hanggang 40, dinidescribe doon ang mga iba na meron din namang ganong kadakilang pananampalataya. And yet, they were persecuted and martyred. Those unnamed others had just as much faith as the people in the first group. Pero hindi sila nabigyan ng special deliverance. Parang kagaya din yan doon sa, kung maalala ninyo, si James, yung kapatid ni John, di ba, na-martyr din siya. Kasama siya ni Pedro na nasa kulungan sa Acts 12, pero si Pedro na-deliver from prison. Yet both men were apostles and faithful servants of the Lord. Kaya hindi makatwiran o hindi matalino na mag-conclude ka mula doon sa consequences dahil ang mangyari niyan, baka mauwi yan sa wrong evaluations. Sabi sa Daniel 3, 17 hanggang 18, sabi nung tatlong magkakaibigan, "Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay o hari." 18, sabi rito, "Ngunit kung hindi, talastasin mo o hari na hindi kami mga glilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba
man sa larawang pinto na iyong itinayo. Sinasabi na nandun pa rin ang faithfulness nila sa Panginoong Diyos, iligtas man sila o hindi. Walang mababago. Ganun ang kanilang pananampalataya. So, like his friends, the Lord delivered Daniel because of his faith. Yun ang sinasabi sa 6, sa Daniel 6 verse 23. And because he was innocent of any crime sa harapan ng hari, ano man mga kasalanan sa harapan ng Diyos, sabi sa verse 22, eh, kaya siya niligtas ng Panginoon. Kaya tinangangulugan na ang batas ng hari tungkol doon sa pananalangin, eh, yun ay nareject sa langit. Hindi payag ang kalangitan doon sa ginawa niyang batas na yun. Kung kaya nga, si Daniel ay tama sa pagsuway dito. Kaya, di ba may sinabi ang Apostol Pedro na nung sila'y pinapigilan na huwag ipangaral ang Panginoong Jesucristo, ano ang sabi nila? Ay mas susundin nila ang Diyos kaysa sa tao. Kaya ang hamon sa atin, kagaya ng isang kanta, dare to be a Daniel. Si Daniel na-promote siya sa pinakamataas na honor doon sa kanyang realm. Ngayon, ano gagawin niya? Nagkaroon ng change ng monarchy, Babylonian, and then nasakop ng Medo-Persians. Pero may pagbabago ba kay Daniel? Wala. Nananatili siya sa kanyang mga prinsipyo sa lahat ng panahon. Kaya nga siya nabansagang servant of the living God. Mantakin mo, binigyan siya ng ganong titulo. Wala naman titulong ganon. Pero at yun ay hindi official title. Pero ganon siya, nila nakikilala na siya ay lingkod ng buhay na Diyos. So he had taken forward his motto when he began life, sabi niya, I serve God. At tinanatili niya yung motto na yon hanggang sa pagtatapos ng kanyang buhay. The glory of his God was his one object throughout all his days. He never swerved. And he maintains his allegiance to God who rules in the heavens. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.